So hello guys, good evening. So kumusta yung mga membro, mga members natin dyan ng Sanofi? Ito guys, are you familiar with this or tinatawag as Sanofi? Sanofi is a French multinational pharmaceutical and healthcare company. Yung headquarters nila ay nasa Paris, mga idol. So sa France, no, originally the corporation was established. So ayan guys, so ngayon usap-usapan itong Sanofi dito sa Pilipinas, dahil parang na-scam na raw itong mga members na ito, no, kasama na tayo dito. Pero yung kaiba lang to, mga guys, yung kaibahan lang natin ay hindi po tayo nag-invest ng ganong kalaki na pera dito sa online investment na ito. So yung iba ay nakapag-invest ng 100,000, 50,000, 20,000, and so on and so forth. So ngayon, nagkakaproblema ito, mga guys, no, dahil itong Sanofi mismo na apps na kung saan doon tayo nakapag-register ay hindi na ito ma-open. So yan ang problema ngayon, guys, no, dahil yung iba ay hindi na nila nabuksan, no. Katulad sa akin, hindi na rin nabuksan. Actually, yung sa akin may nag-invite lang, at saka mayroong siya yung nagpuhunan na 400 pesos. So yung 400 pesos mo ay mayroon kang daily yields, no. So kikita ka na yung 400 pesos mo ay ibibili mo ng isang produkto dito sa Sanofi, no, na worth 500 pesos siguro, kung hindi tayo nagkakamali, mga guys. Tapos yung binili mong produkto ay hindi yan mapupunta sa iyo. Kumbaga, parang yung binili mo ay magiging tawag nito ay gagawin ano yan, gagawing tulong doon sa mga lugar na kung saan ay nangangailangan, like for example sa Africa, South Africa, na kailangan ng mga tulong doon. So yung magiging balik naman sa iyo, guys, ay magkakaroon ka ng daily yield na 70 pesos doon sa 500 na puhunan mo, no, dito sa Sanofi. So yung ano mo, 70 pesos every day, ita times mo yan sa 20 days, no, kung hindi tayo nagkakamali, nasa 20 days. So 70 times 20 days is nasa 1,400 ba yun, no? 1,400 ang magiging income mo dyan. So i-minus mo yung puhunan mo na 400, yung sobra, yan na yung ano mo, yung magiging income. Kung na ano mo yun, ma-withdraw mo lahat. Pero yung naging problema dito, mga guys, dahil yung iba hindi na na-withdraw. Actually ako, nung una pa lang ay ako kasi ay nagiging sigurista na tayo, lalo na sa usapang ganitong online investment, kasi yung mga nakikita natin, napapanood, no, mga nagbabiral ng mga nakaraang pang mga buwan, taon, hinggil dito sa mga online investment na ito, mga idol, ay ganito talaga, hindi malayo na uso kasi yung scam, mga guys, no. So yung ginawa ko nung nagkaroon ako ng 420 na income doon ay withdraw ko na kaagad, mga guys, no. So ngayon, after ko maka-withdraw, naka-ano ko ng everyday yield na 70 pesos. So kung susumahin ko, yung total ay nasa 800 na sana, mga idol. So yung problema ngayon, yung 400 plus ko na nandun pa mismo sa account ko doon sa Sanofi, ay hindi ko na yan ma-withdraw dahil hindi na nga ma-open itong Sanofi apps, no, mga idol. So ngayon, marami ng nagkakagulo na yung mga group chat, no, dahil yung iba isinisisi na yung mga nag-invite, no. E ako naman, yung ginawa ko, mga guys, hindi ako nag-invite kasi inoobserbahan ko talaga muna kung legit ba talaga ito. Actually yung sa umpisa legit talaga, mga guys, pero
Pagdating ng panahon, ito na nga yung hindi nating inaasahang dapat mangyari ay nangyari na, mga guys, no. Yung mga nung una ay tayo ay nagdududa, yung pinagdududahan natin nung una ay ito na nga, nangyari na nga. So marami ng mga nagrereklamo. So yung iba ay gusto nang ipatulfo para mahabol daw yung kanilang na-invest, no? Actually, malaki-laking mga investment na rin yan, mga idol, no? Yung akalain mong 100,000, no? May 50,000 yung iba. So yung iba nga ay umabot na siguro ng 200,000, mga guys. So ngayon, ano ba ang magandang gawin ng ating mga kababayan na ano na naman dito sa hindi natin ipaligoy-ligoy. Ito talagang na-scam na nga, no? Sabi nga nila, na-scam na. So wala na talaga, hindi na ma-open. So yung mga iba dyan ay sabi nga nila, nasayang talaga yung mga pinuhunan nila, no? So yan lang muna, guys, ang update ngayon, no. Nag-umpisa lang ito nung nakarang araw yung GCash, no. Nagkaloko-loko din yung GCash, tapos sumunod dito namang Sanofi, no. Actually itong Sanofi, pag mag-withdraw ka ay madadirect talaga doon sa account mo, doon sa GCash account mo, mga idol, no. So ito lang muna, mga guys, yung magiging update natin tinggal dito sa pharmaceutical na Sanofi na ito, mga idol, dahil na-scam na raw, no, yung ano, itong mga kababayan natin na mga miyembro dito, no. So tingnan natin kung ano yung magiging updates tinggal dito, no, dahil pira, no, itong nawala na itong in-invest dito sa online. So yan lang muna, mga idol. Magandang araw sa inyong lahat.